dalangin po ang ating Panginoon. Taas nyo nga po ang inyong kamay. Amen. Wagayway nga po natin. Ayan, so ibig sabihin, may lakas tayo, no? May biyaya ng Panginoon ng buhay na nandito tayo ngayon para purihin ng Panginoon. Sabi nga kanina ni Sister Chip, yung iba nga ay, well, ano, hindi na makapagtaas ng kamay, hindi na makapalakpak. Pero salamat tayo po, nandito pa sa biyaya po ng Panginoon. At meron pong taglay na bagong buhay na pinagkaloob niya sa atin upang tayo po ay sama-samang magpuri sa Kanya. Hallelujah. Tunay nga po na ang ating pong Panginoon ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Yan, praise God. Isang araw na naman po ng sama-samang pananambahan. At alam ko po, every time that we are gathered in the presence of God, lagi po siyang mayroong ginagawa na kakaiba sa buhay natin. Meron siyang mga pagkilos na talagang nadarama natin siya ng personal sa bawat isa sa atin. Amen po? Ayan. So salamat po sa Panginoon. Hallelujah. At alam ko na hindi na po lingid sa inyo. Ngayon po ay nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ang bilis po talaga ng panahon. Pag nasa Panginoon tayo, talagang parang lumilipas ang panahon na napakabilis. Kasi abalang-abala ka, hindi mo na halos naiintindi yung ibang mga bagay. Kasi busy ka para sa mga ginagawa mo, busy ka sa mga bagay na alam mo na mahalaga. At lumilipas ang panahon, nalalaman mo na lang, aba, kalahating taon na pala. Pero yung iba po na ang buhay ay talagang magulo, ang buhay po ay punong-puno ng suliranin, parang ang araw sa kanila ay nakakabagot. Pero tayo po, yun po ang ating pasalamat sa Panginoon. Tunay nga na, sabi nga ng Acts chapter 17:21, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya galing ang ating lakas, sa Kanya galing ang ating hininga, at alam natin, meron siyang purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Congratulations sa mga pumasa sa civil service. Naintindihan ko yung dilemma ni Brother Obet kanina. Tama nga po yun. Ang hirap nga naman ho nun, ano? Parang ipopromote niya yung kanyang expertise. Tapos yung isang exam na dapat sana ay tumutulong siya makapasa, siya ay hindi pumasa. Ang hirap, ano? Pero hindi pumayag ang Panginoon kasi merong magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, particularly sa ating kapatid na Obet. Dahil ginagamit siya hindi bilang patutuo ng kaluwalhatian ng Panginoon sa iglesyang ito, dahil ginagamit siya sa iba't ibang mga tao para po tulungan sila na ma-enhance yung kanilang memory. So palapakan po natin yung mga pumasa sa civil service na nag-take. Salamat po at mangyari ang mabuting kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. Amen. Alam naman natin talaga na meron pong mabuting plano ang ating Panginoon. Amen. Handa na po kayo para sa salita ng Panginoon? Praise God. Pero, nagkapi na po ba kayo? Hinaluan niyo po ba ng pandesal? Ayan. Nung nakaraan po ay pagkatapos ko pong mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon, kinausap ako ni Brother Ricky sa dulo pagkatapos, Pastor, may kulang pa. Palaman. Kasi may pandesal na, may kape na. So sabi niya, Pastor, palaman na lang, sabi niya. O nga naman, ano. Pero yun nga po, kape is kausapin ng Panginoon every time. Tama po ba yon? Biblical po yon sa Thessalonica. Di ba? Lagi tayong manalangin. Yun po ang tinuturo sa atin, kausapin natin ang Panginoon. At ano po yung pandesal natin? Yan. Palaging alalahanin na ang Diyos every time ay sumasa atin. Yan. At lagi nating nararanasan yung Kanyang pagmamahal. Totoo po yun. Yung di nagmamaliw na pagmamahal ng Diyos, yun laging ilagay natin sa ating isipan. Unconditional love. Tayo pwedeng bumitaw sa pag-ibig natin sa Diyos, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, God is committed to love us always. Amen po ba? Kahit na nagkakamali tayo, tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos, balik ka lang, tatanggapin ka uli ng Diyos. Ganyan kasi ang pagmamahal ng Diyos. At pag nagmahal ang Diyos, hindi yan nagmamahal ng iba. Yung pagmamahal niya para sa'yo lang yan. Kaya huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen po? Well, total, may kape na tayo at meron na rin po tayong pandesal. Bakit hindi po tayo mag-almusal? Mag-almusal na po tayo. Ano po yung almusal? Sige po, tingnan natin.
Okay, so meron na tayong kape, meron na tayong pandesal. Mag-almusal naman po tayo. Ano naman po ang almusal? Ano po sabi dyan? Sige po, diretso na natin yung almusal. Ayan. Alalahaning, laging manalangin upang suliranin, agad lumisan. Lumilisan ba talaga ang suliranin sa palagay niyo? Opo, biblical din po yan. Yan po ay nasa Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Kapag tayo po ay nananalangin, nag-aalmusal. Kapag tayo may problema, tayo po ay nananalangin, ano man po mga suliranin natin, lumilisan. Sa paanong paraan? Ang ginagawa po ng Diyos para lumisan yung mga suliranin, pinapalitan niya ng kapayapaan. Kaya nga sabi doon sa Pilipos chapter 4, verse 6 and 7, sabi, do not be anxious about anything, but, ano sabi? Mag-pray, but pray. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ang sabi, manalangin. Yung verse 7, ang sabi po dyan, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa inyong puso. So, kapag tayo po ay mayroong mga suliranin at nanalangin tayo, yung mga suliranin na yon, kaya po siya lumilisan kasi pinapalitan ng Panginoon ng kapayapaan. Nandyan pa rin yung problema, pero ang ipinapalit ng Panginoon, kapayapaan, na sa mga suliranin natin, kasama natin ang Diyos. Ang sabi nga dyan, at ang di malirip, sa Ingles ang ginamit, and the peace of God which transcends understanding. Yung hindi malirip, yung hindi maunawaan na kapayapaan ng Diyos, yung hindi tayo makatulog dahil sa ating mga suliranin, kapag ka nag-almusal tayo, nanalangin tayo, ano sabi? Papalitan ng Panginoon ng kapayapaan. Amen po ba? Alam nyo, itong almusal na to, yan yung almusal na kahit ang alihan o okay lang. Itong almusal na to, kahit hapunan po, okay lang. Amen po ba? Yan. So, purihin po ang ating Panginoon dahil siya po ang talagang tumutulong sa atin sa lahat ng ating sitwasyon. Kailangan lang nating laging lumapit sa Panginoon. Magkape, magpandesal, magalmusal. Amen. Handa na po kayo sa salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Last time po ay binigyan po natin ng pansin yung shepherd and sheep relationship. At nakita po natin yung kahalagahan ng pagdedepende sa pastol. Sapagkat nung pinag-aralan po natin last time, ang tupa po, kaya pala tayo itinulad sa tupa, sapagkat ang tupa ay hindi po mabubuhay. Kumbaga hindi magtatagumpay kapag wala ang pastol. Kaya pala ang tupa ay mahina yung kanyang sense of direction. Kaya pala ang tupa ay wala siyang defense system, wala siyang matalas na ngipin, wala siyang matulis na kuko, wala siyang kulay na pwedeng magbago sa anumang sitwasyon para o kaya maglabas siya ng mga likido na panglaban sa kanyang kaaway. Kaya pala wala siyang defense system kasi ang tupa, kailangan niya ang pastol para magtagumpay siya. Kaya ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, kaya tayo itinulad ng Diyos sa mga tupa because we need our shepherd in our lives. Hiwalay sa mabuting pastol, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Kaya ngayon po itutuloy natin ang ating pag-aaral at pag-aaralan po natin, we will focus our study sa isa sa pinaka-popular na passage sa Bible at alam ko na alam na po ninyo ito, yung Psalms 23. Kaya anyayahan ko po kayong magsitayo, awit 23, babasahin po natin sa Ingles at saka sa Tagalog, tigda dalawang verse. Una po dito sa aking kanan, palitan po tayo ng pagbasa, 2 verses at a time. Babasahin natin ang Tagalog at saka Ingles. Sige po, dito po sa aking kanan muna, sasabay po ako. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sige po, sabayan niyo ako. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Verse 1 and verse 2. Sa NIV. Verses 3 and 4. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. 5 and 6. Amen. Tayo po ay dumulog sa Diyos ng may pasasalamat. Yes, O God, hallelujah. We are truly grateful, O God, sa aming great shepherd na pinagkaloob mo po sa amin. As You have promised in Jeremiah chapter 3, verse 15, papadalhan mo kami ng mabuting pastol na ayon sa iyong puso who will guide us in wisdom and knowledge. And Father God, thank You for our great shepherd, our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na hiwalay sa Iyo, wala po kami magagawa bilang mga tupa. Kihayaan mo, O Diyos, na matutunan namin na idepende lagi ang aming mga buhay sa Iyo. Sapagkat ang buhay na dependent sa Iyo, O Diyos, ay tunay nga buhay na Iyong pinagpapala. Kaya sa oras mong ito, O Diyos, as we once again study Your word, I pray, O God, that You would allow us, Lord, to see great and mighty things, Lord God, mula sa Iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na maging excited ang Iyong mga anak sa Iyong pangungusap, Panginoon. Cause them, Lord God, to obey Your will, O God, sapagkat alam namin ito, Panginoon, ang nagbibigay ng pagpapala. Hindi lamang nakikinig, kundi ginaganap ang Iyong salita. Ito ang nais mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras mong ito, Diyos, nagpapasalamat na po kami ng lubos sapagkat alam ko, Diyos, ang Iyong salita ay pinagpala mo na po para sa Iyong mga anak na pupuspusin mo na kagalakan sa pagsunod sa Iyong kalooban. Ito, O Diyos, ang aming sama-samang pasasalamat at panalangin sa aming dakilang Diyos na nagmamahal ng lubos sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, everybody say Amen! Amen! Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Tunay po na talagang dapat bilang mga tupa, yun po yung makita nating buhay natin, mga kapatid. Hiwalay sa Panginoon. We cannot make it in this life. Amen po ba? Tandaan nyo, tupa po tayo. Hindi po tayo kambing. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord Jesus died for His sheep. Kaya tayo po, ang dahilan ng pagkamatay ng Panginoon ay para sa mga tupa. Kaya kung alam niyo po na kayo po ay Kanyang tupa, yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay ng Diyos, inialay niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sa tupa lang niya po ibinigay ang Kanyang buhay, hindi po sa kambing. Yan ang sabi ng Bible. Inialay ng mabuting pastol ang Kanyang buhay para sa mga tupa. At tayo po yun, itinulad tayo ng Bible sa mga tupa. Kaya ang Panginoon po, handa ang gawin ang lahat para sa atin na Kanyang mga tupa. At yun po yung huwag nyo nga alisin sa inyong kaisipan. We are sheep. Tupa po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. At dahil pinili natin na magdepende ng lubos, kasi nga sabi ko sa inyo, hiwalay sa mabuting pastol ang mga tupa, kawawa. Ang buhay ng tupa na hiwalay sa pastol, mapapariwara. Kaya maraming mga tupang ligaw kasi humihiwalay sa tagapangunang pastol. Pero ang tupa na nasa kandili ng mabuti at dakilang pastol,
Meron pong buhay na mapagpala. At ngayon po, yan yung pag-aaralan natin. Results of a life that is dependent our great shepherd. Meron pong bagong buhay, mapagpalang buhay na nararanasan ang bawat tupa na nanakadepende sa mabuting pastol. Amen po ba? At yan po ang ipinahayag ni David dito sa kanyang passage. So ano-ano po itong uri ng buhay na ito na ipinaparanas ng mabuting pastol sa atin na kanyang mga tupa? Tingnan po natin. Ang una po na uri ng buhay na makikita po natin, if we are dependent upon our good shepherd. Number one, we can experience sufficient life. Sabihin niyo po, sufficient life. Ayan, hindi po yung prosperous life, bagamat kasama po yan. Pero minsan, nadideceive tayo. Ang gusto talaga natin, yung marami, yung sagana. Kaya kapag hindi pa tayo prosperous, parang hindi pa natin ma-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa atin. Pero ang totoo, God has been blessing us with so much blessings. Kaya lang, hindi natin makita yung mga blessings na yun kasi ang hinahanap natin, yung gusto natin sumasagana, talagang maraming marami. Pero ano sabi ni David? Ang sabi po dito ni David, David found his sufficiency sa pamamagitan po ng ating great shepherd. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." So David found his sufficiency sa pamamagitan po ng ating Panginoon. At tayo din po bilang mga tupa na nagdedepende ng ating buhay sa ating great shepherd, ito po yung nais kong tiyakin sa inyo. At tulad ni David, we too can experience sufficient life. Buhay na tinatagpo ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. At ang kailangan lamang po talaga nating gawin ay magdepende at sumunod sa Panginoon. Sabi po ng Isaiah chapter 48 verse 18, "Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos." Pero pasin niyo po yung unang word ng verse, kung. So ibig sabihin, gusto naman talaga ng Diyos na iparana sa atin ang mga pagpapala, pero ang kondisyon, we depend our lives in Him. Amen po ba? Sabi, kung. Kaya kapag tayo bilang mga tupa, nagdedepende tayo sa ating mabuting pastol, kaya ng Diyos na tagpuin, tugunin, anuman ang ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi din po niya dito sa last part, sabi niya, "Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan." So, kalooban ng Panginoon na yung pagpapala niya sa atin nagpapatuloy, hindi putol-putol. Bakit napuputol-putol? Kasi putol-putol din ang pagsunod. Pero once we totally depend our lives sa ating great shepherd, ang pangako niya, kaya niya na abutin ang ating mga pangangailangan mula sa spiritual na pangangailangan hanggang sa mga material na pangangailangan. Well, mga kapatid sa Panginoon, gusto ko pong linawin ang sufficient life natin, hindi lang nakadepende sa mga material things. Minsan kasi, at isang palatandaan din that we are growing in our faith, ay kapag ang nakikita na natin na pagpapala ng Diyos ay hindi lamang lagi ang patotoo natin ay yung mga material and financial blessings. Lumalago na tayo sa Panginoon at nararanasan natin ang sufficiency ng Diyos in every aspects of our lives. Hindi lang lagi ang patotoo natin ay sa mga material na bagay. Kasi ang sufficiency ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba? Kaya si David, yun yung kanyang nakita. "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Kaya talagang nagpasya si David na ang kanyang buhay talaga bilang tupa, idepende niya sa ating mabuting pastol. At ang sabi pa po ng Isaiah chapter 45 verse 8, "Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masinsing patak ng ulan." So, dahil sa ating pagsunod, ito yung promise ng Lord. Kaya niya magpadala ng masinsin na pagpapala, sunod-sunod na pagpapala. Kaya niya.
Pero ang hinahanap ng Panginoon sa atin is we totally depend our lives sa ating great shepherd. Ang ibig sabihin kasi niya, nung talaga pagdidepende sa ating great shepherd, kung saan ang shepherd, doon tayo susunod. At siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. Kasi si David, ang nakita niya na sufficiency, hindi yung kanyang vastness of his kingdom. Hindi yun yung kanyang patotoo na sabi niya, because I own this vast kingdom, I shall not be in want. Hindi yun ang kanyang patotoo. Ang nakita niya, hari na siya ngayon, pero ang naalala niya na nagdala sa kanya sa kaharian, naalala niya yung kanyang pagiging pastol. Naalala niya ang Panginoon, hindi siya pinabayaan kahit nung siya ay nagsisimula pa lang na nagsusuga ng mga tupa. Ang kanyang naalala ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya mula nung siya ay pastol hanggang ngayon na dinala siya sa kaharian ng Diyos. Kaya wala siyang ipinagmamalaki, kundi ang Diyos na kumupkop sa kanya ever since. Why? Because David found his sufficiency in God. Kaya dapat ganun din tayo mga kapatid. Kaya tayo mga tupa, we have to depend on our great shepherd. Amen po ba? At ang ibibigay niya sa atin, ipaparanas niya sa atin, buhay na sufficient. Nakita po natin ang katotohanan na ito doon sa kalagayan po nung the prodigal son. Tandaan natin, ano, alam natin yung nangyari doon sa prodigal son. Nung siya po'y nandun sa tahanan ng kanyang ama, wala po siyang anumang kailangan. Everything na kailangan niya is readily available. Pero nag-decide po siya sapagkat alam niya, kaya niya ng kanyang buhay, hiningi niya yung kanyang mana at umalis siya sa poder ng kanyang ama. At alam natin ang ginawa niya, okay naman sana yon, sana nga lang ginamit niya sa mabuti yung kanyang kinuhang mana. Kaya lang winaldas niya ito. Pero naging daan ito para mabuksan ang kanyang isipan. Hiwalay doon sa tahanan at kandili ng kanyang ama, wala siyang kasapatan. Kaya nung nararanasan niya na yung kawalanan, nung sabi niya, sa bahay ng aking ama, di ba? Naalala niya kahit yung mga katulong, sagana yung pagkain. Kaya nga nung nag-decide siya na bumalik, ang sabi niya, kahit gawin niyo na lang akong, ang pasya niya, kahit gawin na lang akong katulong, kahit hindi na anak, ang mahalaga na lang sa kanya, makakain. Why? Kasi alam niya na sa tahanan ng kanyang ama, everything is readily available. Bakit? Kasi anak siya. Ganon din tayo mga kapatid sa Panginoon. Kapag alam niyo na ang inyong buhay ay nasa Panginoon, nasa ating ama. Ano mang mayroon ng ama, di ba? Tumawag tayo, humingi tayo, binibigyan tayo ng karapatan. Tumawag tayo, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open. Bakit? Kasi nga bilang anak, meron tayong karapatan sa kaharian ng ating Diyos. Bilang anak, we have to depend sa ating dakilang manggagam, dakilang pastol. Now, gusto ko pong maunawaan natin ito kasi minsan ang idea ng iba, para hindi na mag-alala, kailangan nandyan lahat ng pangangailangan para sabihin natin, ay, hindi na ako mag-aalala kasi lahat ng kailangan ko nandito na. Well, sufficiency is not an issue of having all that you need, but knowing that everything that you need is readily available for you. Pag sinabing sufficiency, hindi kailangan na nandyan lahat na pag may kailangan ka, kukunin mo na lang. Kundi ang issue ng sufficiency dito is you depend on God. Na pag may kailangan ka, hindi ka lang basta kukuha. Hihingi ka, magsasabi ka, hihingi ka ng gabay. Kaya nga, tinuruan tayong manalangin. Ano yung prayer na tinuro ng Panginoon? Give us this day our daily bread. Hindi yung give us our sustenance for the whole year. Kasi alam ng Diyos na kapag binigay niya na lahat ng ating pangangailangan, pag naubos, saka lang ulit tayo tatawag sa Kanya. Pero ang gusto ng Diyos, every time magkakapit tayo, gusto niya lagi tayo tumatawag sa Kanya. Every time gusto niya nag-aalmusal tayo, pag kulang na, tatawag na ulit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Because God wants us to experience His sufficiency. At paano natin ma-experience yon? When we depend our lives before our God. Pangalawa po na makikita natin na buhay na idinidepende sa Panginoon, ano ang result?
We can experience healing, restoration, and even wholeness. This is another result when we depend our lives to our great shepherd. Kumbaga, sa mundo, health and wellness, issue po yan. Pero sa Panginoon, hindi lang ang kayang ibigay ng Panginoon ay yung para sa ating health physically. Kaya niyang i-restore even yung our soul, yung ating wasak na nakalooban. At kaya niyang ibalik yung kabuuan ng ating pagkatao. Yan ang pangako ng Panginoon. At makikita po natin yan sa Awit 103. Kaya sabi ni David dito sa ating binasa sa passage, sabi, He restores my soul. So hindi niya sinabi dito na bagamat nagbibigay ng healing ang Panginoon, pero hindi yun lang ang tiningnan niya. Hindi lang yung physical, kundi yung kabuuan ng kanyang pagkatao, yung soul niya. Ibig sabihin, yung buo niyang pagkatao, alam niya, pag i-depende niya sa Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. So ano yan? Healing, restoration, wellness, wholeness, yan ibinibigay ng Diyos sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. And David, sa Awit 103 verses 1 hanggang 5, ito yung kanyang patotoo. Ang sabi niya, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Verse 2, ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. So, inuutusan niya, bakit niya sinasabi ito? Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God. Magtiwala ka sa Diyos. Para sinasabi, kasi minsan dumadanas tayo ng mga pagbagsak, may mga suliranin tayo. At minsan, hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos kasi ang nakikita natin, yung mga suliranin. Kaya dito, sabi ni David sa verse 2, sabi niya, ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. Huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Ano ang una sa listahan ng kabutihan ng Diyos? Physical healing? Ano sabi niya sa verse 3? Ang lahat kong kasalanay, amen. Sa listahan ng ipinagpapasalamat ni David, hindi yung physical lamang. Ang unang-una sa listahan na dapat niyang ipagpasalamat sa Diyos sapagkat yung kanyang kaluluwa, yung kanyang kasalanan, ito ay intact sa Diyos. Amen po ba? Ano pa ang sabi niya? Pagkatapos ng kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit. So problema sa kaluluwa, kasalanan, ang Diyos ang nagpapatawad. Problema sa katawan, anong ginagawa ng Panginoon? Ginagamot niyang lahat. Verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas even to the point of death. Lumalalang karamdaman, anong pangako ng, anong naranasan ni David? Sabi niya, inililigtas siya. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng mga agila, ang taglay kong kalakasan. So nagsimula siya hindi sa physical. Nagsimula siya sa spiritual, doon sa kanyang soul, hanggang doon sa kanyang physical. At ano yung nakita niya? Sa lahat ng ito, ang Diyos ang gumagawa. He experienced restoration, he experienced wholeness. Bakit? Kasi idinepende niya ang kanyang buhay sa ating dakilang pastol. Amen po ba? Yan pong ibinibigay sa atin ng ating dakilang pastol dahil sa ating pagdidepende sa Kanya. Everything mula po doon sa spiritual, kaya nga po, pagka nasa Panginoon tayo, lahat na, hindi na tayo maghahanap pa ng ibang Diyos. Kasi ang unang ginawa ng Diyos sa atin, pinatawad tayo sa ating kasalanan. At yung mga healing, yung mga miracles, bonus na lang yan. Kailangan kasi natin dito yan sa lupa. Pero ang una natin kailangan ay yung eternal na buhay. Kasi kung healthy nga tayo dito, pero mamamatay naman tayo sa ating kasalanan doon sa impyerno, sayang yung ating malusog na pangangatawan. Kaya anong unang ginawa ng Panginoon sa atin? Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, at habang nandito pa tayo sa lupa, sumusunod sa kanyang kalooban, nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaproblema sa financial, mga bonus na lang yan. Lahat ng yan tinatagpo ng Panginoon, patunay that God
provides for all our needs. He provides all our needs, pero ang unang-unang ipinoprovide ng Panginoon sa atin ay yung spiritual need. So ano yun? Healthy, wellness, wholeness, yan yung binibigay ng Panginoon sa atin. Result of our dependency sa buhay ng sa ating dakilang pastol. Amen po ba? Amen. Pangatlo po, makikita din po natin as we depend our lives to the great shepherd, we will experience excellent life. Ito po yung nakita ko dito na ibinibigay ng Panginoon. Ang sabi nga niya dito sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Sabi, He leads me beside quiet waters. He makes me lie down in green pastures. Pinag-aralan po natin last time, ano po ang mga kondisyon para ang isang tupa ay mamahinga. Kasi sabi ko nga po sa inyo, pag walang pastol, laging nagpapanik ang mga tupa. Kailangan talaga nila lagi nang nagpapasipay sa kanila. Kasi sila mismo ay nag-aaway-away. Kaya merong several conditions na kailangan ma-meet para itong mga tupa ay magkaroon ng kapahingahan. At ano po yun? Pinag-aralan po natin na kailangan at least makita nila yung tinatawag na merong freedom from fear. Kasi nga, ang mga tupa, sabi ko nga po sa inyo, wala silang panglaban. Kaya anumang mga magkukos sa kanila ng magpapanik, sunod-sunod na po yan. Kaya pagka ang tupa, alam niya na kahit na nandyan ang asong gubat, pero nandyan naman ang pastol sa paligid, nakakapahinga yan. Ibig sabihin, nawawala yung takot pag nakikita niya yung pastol. So ganun din sa atin mga kapatid. Kapag alam natin, nakasama natin ang Panginoon, di ba, pag alam natin may kasama tayo, lumalakas ang loob natin, pero pag pakiramdam mo, nag-iisa ka, no? Tapos ano, patay ang ilaw, kaya madilim. Para bang mas madali kang pangingibabawa ng takot. Pero kapag tayo bilang mga nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na siya ang ating mabuting pastol, andyan yung mga kinatatakutan, pero alam natin meron tutulong sa atin sa panahon ng ating mga kinatatakutan. So, freedom from fear. Ano pa po yung isa? Freedom from tensions. Yung alam mo na pagka, di ba, yung mga anak, pagka wala magulang, o minsan kahit sa harapan ng mga magulang, nag-aaway-away sila, pero pag sinaway na ng magulang, may nagko-control sa kanila, natatahimik sila. Naaayos sila. So, ganun din. Ang mga tupa, kapag ka nandyan yung presence ng shepherd, umaayos sa kanilang buhay. So, ganun din. Let's recognize yung presence ng ating good shepherd sa ating buhay para maging maayos ang ating buhay. Kasi hiwalay sa Panginoon, hindi talaga magiging maayos ang ating buhay. Meron pong isang binabible study sa Sariaya. Ito po ay nakakilala na din sa Panginoon, naging bahagi na siya ng gawain. Noon talaga ay talagang tapat na naglilingkod na sa Panginoon until such time na naakit uli siya ng sanglibutan. At nung ipinapollow up na ng mga kapatiran doon, alam niyo ang sabi niya, saka lang siya babalik sa Panginoon pag naayos niya na yung kanyang buhay. Alam niyo ang sinabi ko sa mga kapatid, hindi niya magagawa yun kasi hindi natin kayang ayusin ang ating buhay. Ang pagsisimula ng pag-aayos ng ating buhay, once we come to the Lord, yun ang pagsisimula ng buhay. Kasi ang Panginoon ang may kakayahan para ayusin ang ating buhay. Kasi kung kaya nating ayusin ang ating buhay tsaka tayo lalapit sa Panginoon, edi alisin muna ang Panginoon. Kaya naman pala nating ayusin ang ating buhay. Pero ang totoo, bilang mga tupa, hindi natin kayang ayusin ang ating mga buhay. Amen? Kaya kailangan po natin magdepende sa ating Panginoon. Ganon din po. At ang tupa para yan ay makaranas ng tinatawag na kapahinga, o parang mamamahinga siya sa presence ng kanyang pastol. Kaya yan namamahinga. As alam niya, ang magpo-provide sa kanya ay yung kanyang pastol. Kaya nga sabi, He leads me beside quiet waters. He makes me lie down in green pastures. Pag ikaw ay isang pastol, dadalin mo siya doon sa mga pagkain na alam mong karapat dapat kainin ng mga pastol. Hindi mo yan dadalhin doon sa, alam mo, ito green pastures, ibig sabihin sariwa.
ang mabuting pastol, hindi yan dadalhin doon sa mga tigang na, tuyo na, na pagka kinain ay wala nang sustansya. As in, natuyo na eh, lalo na nga, di ba, pag summer. So, dadalhin, trabaho talaga ng pastol na dalhin ang mga tupa saan? Sa may mainam na pastulan. At yan ang trabaho ng ating dakilang pastol. Siya ang nagpo-protect ng ating buhay. He gives us excellence in our lives. In what way? Sabi niya, He makes me lie down. Siya ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga tamang tao. Ikinokonek tayo. Lahat ng mga pangangailangan natin, everything, ang Panginoon. Sabi nga, Romans 8:28, di ba? All things work together for good to those that love the Lord. Kaya lahat ng mga bagay, magugulat tayo na may mga ikinokonek ang Panginoon. Ah, kaya pala. Kasi may pangangailangan ka. Nagpapadala ang Panginoon ng mga kailangan mo. Ano yun? Because God wants to experience God wants you to experience yung tinatawag na excellent life. Hindi kanya padadalhan ng mga tao na dadalhin ka sa kapahamakan. Ang ipapadala sa iyo ng Panginoon ay yung mga tao na pipiliin mo din naman. Kasi dumadating ang iba't ibang mga tao, pero nasa ating pagpili. Sino ang pipiliin nating sasamahan? Pero definitely, kayo po na naririto, kung may mga nag-imbita po sa inyo sa gawain ng Diyos, dinala kayo dito sa gawain ng Panginoon, magpasalamat po kayo sapagkat yung mga nag-imbita sa inyo, may pagmamahal po sa inyo. Hindi po kayo dadalhin kung saan-saan. Dinala kayo sa mabuting pastulan. Amen po ba? Hindi kayo dinala doon sa kapahamakan, hindi kayo dinala doon sa bisyo. Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya once we allow God to make His ways in our lives, makikita natin, He gives us excellence in our lives. At ano pa po yung sabi, He makes me lie down in green pastures and He leads me besides quiet waters. Ano ibig sabihin po nito? Yung water po dito, napakahalaga po sa mga tupa ang tubig. Kung paanong tayo din po, ang tubig po, it is the Word of God para sa atin. Amen po ba? Kung paanong ang tupa po, by their own, pag wala pong tupa, pastol na mag-aakay sa kanila, ang maiinom po nila kasi nga, halos katulad ng tao, 70% ng kanilang pangangailangan sa kanilang buhay para magkaroon sila ng normal life, kailangan nila ng tubig. Kaya lang, dahil sa pangangailangan nila at wala silang nagagabay sa kanila, kahit polluted water, dahil water. So, iinumin nila yon, not knowing na yon ay may mga parasites na pwede makasira, makapollute ng kanilang kalusugan. Now, bakit nila ginagawa yon? Kasi nga, walang nag-guide sa kanila. Kaya kailangan po natin ng mabuting pastol. Bakit? Anong trabaho ng mabuting pastol? He leads me besides quiet waters. Yung salita ng Diyos, when we follow the Lord, ang salita ng Diyos ang nagpupurify ng ating buhay. Inaayos ng Panginoon yung ating mga panuntunan. Noon, polluted din ang ating mga isipan nung hindi pa tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang dami din nating iba-ibang mga ininom na uri ng tubig na nagpapahamak sa atin spiritually. Amen po ba? Yung tubig ng mga pamahiin, yung tubig ng mga salin-saling mga sabi na ang binibigay sa atin ay takot. Alam niyo po ba, di ba? Wag, sabi doon sa isang, meron tayong silawikan ba, o pamahiin. Sabi ay, wag mong isusuot ang damit pang kasal, di ba? At hindi matutuloy. O, sabi, wag mong isusuot ang damit pang kasal kung ikaw ay lalaki. Kasi yung babae sinasabi doon eh. Wag mong isusuot ang damit pang kasal at hindi matutuloy ang pagharap sa altar. Eh, siyempre, magpapakasal ka, kailangan isukot yung damit pang kasal. Pero dahil dun sa pamahiin, natatakot tayo, ayaw nating sundin. O ayaw nating mangyari yung kapahamakan. Kaya kahit na ano na mangyari dun, okay lang. Pero kung may faith ka, hindi mo ibabase doon ang iyong pananampalataya. Sa ano pang sabi doon sa mga pamahiin natin noon, pagka may patay, huwag magwawalis, huwag maliligo, o kaya huwag pagka daw may nakasalubong kang itim na pusa sa pupuntahan mo, huwag ka nang tumuloy kasi kapahamakan ang dala niyan. Yun yung mga laso ng isip natin na ang dala ay takot. Pero kapag ka tayo ay yung sariwang salita ng Diyos, ang lagi natin pinakikinggan, it builds our faith.
It builds our confidence in this life. Na minsan, dahil nga tayo'y may pananampalataya, ano nangyayari? Itong pananampalatayang ito, it can move mountain. Ngayon, kung wala kang pananampalataya, hindi ka talaga tutuloy kasi may tumawid na pusang itim. Pero kung may pananampalataya ka, kahit leon pa yan, di ba, alam nyo, si Daniel natulog, kasama ang leon. Mga kapatid, ano yun? Faith. Andyan po ba kayo? Kasi po yung salita ng Diyos ang ginagawa sa atin, binabago yung ating buhay. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng excellence in life. Kasi righteousness, katwiran ng Diyos ang ating nilalakaran. Amen po ba? Kaya tayong mga anak ng Diyos, kasapatan natin ang salita ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tupa, hindi po pwede na hindi kayo kakain ng salita ng Diyos. Yan ang tubig ng buhay na kailangan natin. Ano ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4? Kapag ka ininom natin ang tubig na binibigay ng Panginoon, anong pangako niya? Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. As you listen to the Word of God, apply the Word of God in your lives, ang resulta nito, buhay na walang hanggan. Ang epekto nito, aalisin yung mga pollution na unang natanim. Kaya nga, Romans chapter 12, yun din ang nakita natin, di ba? Magbago na kayo ng pag-iisip. Bakit magbabago ng pag-iisip? Kasi nga, mas naunang natanim sa atin yung mga maling aral. Kaya pinapalitan ng bagong aral. At kapag ka tayo ay sumunod sa mabuting pastol, yung mabuting aral ang nilalakaran natin, yun ang excellent life, mga kapatid. Kaya kung gusto niyo po ng excellent life, buhay na masasabi natin na kaaya-aya sa Panginoon. Pag sinabing excellent life, hindi po yung katulad ng pamantayan ng mundo. Kasi ang excellent life sa mundo ay lahat ng ano, successful ka sa lahat ng bagay. Hindi yan ang pinag-uusapan natin dito. Ang excellent life sa Panginoon ay you are walking in righteousness sa pangungunan ng Panginoon. Amen? Kasi pwedeng matagumpay tayo dito sa lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Matthew chapter 16, verse 26. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan. Siya man ang may-ari ng buong mundo. Ngayon po, ang pinakamayaman, nagpapalitan si Elon Musk. Oh, hindi na yata si Elon Musk uli. Parang nung 2022, na-overtake ni Elon Musk si Jeff Bezos. Tapos ngayong 2023, parang every 3 months may palitan kung sino ang nagna-number one, number two. Alam nyo kung gaano kalaki ang pera nila? Si Elon Musk, nung 2022, siya po ang nag-record first man ever to earn $300 billion. At ano ang worth po nun? Ilang trillion po yun sa peso. Pero ano sabi ng Bible? What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? So excellence in life does not mean having everything that we need. Ang tinutukoy ng Biblia dito na excellence in life is you walk according to the will of God. That is an excellent life. Amen? Kaya kayo po na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, you are having an excellent life mula sa ating mabuting pastol. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yung buhay po na yan, excellent yan. Hindi po yan paramihan ng achievements. Hindi, individual po yan. Lahat tayo ay tagumpay sa harapan ng Diyos. Bawat isa sa atin. Kasi we are not competing with each other. Kundi sa bawat plano ng Diyos, bawat isa sa atin, merong definite and specific plan ang Diyos sa atin. And when we once we walk in that plan of God, yun yung katagumpayan natin. At hindi natin i-measure yung tagumpay ng iba sa ating kakatayuan. Kung hindi, ano natin ang ating katagumpayan ayon doon sa nilalakaran natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba yung parable ng talent?
Di ba? Binigyan ayon sa kanikanyang mga katangian. Kaya nung nag-report sila, Lord, yung ibinigay mo, tumubo. Lord, yung ibinigay mo, tumubo. Yung hindi niya nakita, hindi niya nilakaran yung kanyang will, ano nangyari? Lord, yung binigay mo, binabalik ko. Wala namang masama doon sa hindi nagalaw. Napaka-faithful pa nga, yung iba nga. Wala nang ibabalik. Binigyan, binagkatiwalaan, wala nang nasole. Eh, pero ito hindi. Kasi ayokong masira. Kaya ito, binalik ko buong-buo. Kung ano yung binigay mo, ito pa din. Ano sabi ng Panginoon? Lazy. Kasi hindi niya nakita yung excellence na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? To be excellent in this life is to walk according to the will of God that He designed for all of us. Bawat isa sa atin ay mayroong magandang plano ang Panginoon. Amen po ba? Pang-apat po, ano pong buhay ito? Ang una po ay, ano po yung una natin? Sufficient life, healing, restoration, and wholeness. Excellent life. Number four ay protected life. Ang sabi dito ni David, sabi, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Ano ito? Protected life. Imagine niyo po ang sinasabi dito ni David, kahit may nakaambang panganib sa harapan ng mga kaaway, anong sabi niya sa Panginoon? Ipinaghahanda mo ako ng dulang na ito'y nakikita ng kaaway. Ewan ko po sa inyo kung kayo po ay naka-experience yung sinasabi ni David. Pero kung hindi man sa gera, hindi madali yun. Kakain kayo, tapos alam nyo may nakaambang mga kaaway. Lulusubin kayo anytime. Hindi na ho kayo makakapagsangkot siya pa. Kung ano na lang yung makain mo, malamanan lang ang tiyan mo, yun na lang. Kasi gera eh. At hindi mo na... Kumbaga, hindi mo nahahanapin yung the best. Basta mahalaga na lang ay malamanan ang sikmura mo. Nagmamadali ka kasi baka maano ka ng kaaway. Pero si David, hindi yun ang kanyang patotoo. Sabi niya, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Para bang, alam ni David, nakapaligid sa kanya yung mga maraming kaaway, pero may banquet na hinihanda ang Diyos sa kanya na para sinasabi, huwag mo intindihin niya mga kalaban na yan. Ako bahala, basta kumain ka, magpalakas ka, para pag nakipag-away ka, magtatagumpay ka. So ano yung naramdaman ni David? Protected life. At minsan sa atin, bilang mga nakadepende sa Panginoon, mahirap pong matulog na may mga problema. Di ba? May mga karamdaman tayo. Mahirap. Pero si David po, ano ang sabi niya? Yun yung na-experience niya. God prepared a table for him in the presence of his enemies. Sabi po ng Awit chapter 3 verses 1 hanggang 5, ito yung kanyang patotoo, sabi ni David, O Panginoon ko kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Sa paligid niya, yun yung nakikita niya. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. So, hindi lang sa kukubkubi na siya, minamaliit pa yung kanyang Diyos. O nasa na ngayon ang Diyos mo? O nasa na ngayon yung pagsunod mo sa Panginoon? O nasa na ngayon yung bunga ng iyong pagsunod sa Panginoon? Bakit puro problema ka? May mga tao na ibabalik, ikukutsain kayo dahil sa inyong pananampalataya. O nasa na yan? Kita nyo, yan ba talaga ang nasa Panginoon? Eh bakit ito ang nangyayari sa inyo? Si David, yun yung kanyang na-experience. Sabi nila, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Pero ano ang katotohanan? Mahalaga to, mga kapatid sa Panginoon. Verse 3, sabi ni David, ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. So kahit na maraming mga mangungutya sa inyo, ibababa, or yung inyong pananampalataya ay talagang, sasabihin na natin, kinukutya kayo dahil sa inyong pananampalataya. Huwag yun ang pakinggan ninyo. Ang pakinggan ninyo, yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, I will fight for you. Yan ang sabi ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kaya si David, yun yung kanyang sinabi, ang totoo, ito ang alam niya. Kahit ang dami mga sinasabi sa kanya ng mga tao, ang pinangahawakan niya, yung katotohanan, sabi niya, ang totoo sa lahat ng oras.
Kumbaga, never in his mind did he doubted the faithfulness of God. Ang totoo sa lahat ng oras, kahit nung oras na yun na nasa bingit na siya ng kamatayan, yun pa rin ang alam niya, sa lahat ng oras, O Diyos, ililigtas mo ako. Ang alam ni David, dahil nakadepende ang kanyang buhay sa Panginoon, he had a protected life. Kaya ano sabi niya ng verse 4? Kaya ikaw, Yahweh, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. So doon sa panahon ng kabalisahan, sa panahon na siya po ay nakaka-experience ng hindi magandang buhay, anong ginawa ni David? Nag-almusal, nagkape, at nagpandesal. Di ba sabi niya, ano ginawa niya? Verse 4. O, nag-almusal. Inalala niya yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ikaw, Yahweh, ng aking tawagan. So, tinawagan niya, nag-almusal. Ano bang almusal natin? Alalahaning laging manalangin upang sulirani agad lumisan. Tingnan niyo po yung verse 5. Ang ganda po ng na-experience ni David. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Verse 5, ako ay humimlay, agad nakatulog. So agad lumisan yung ano yung kabalisahan, napalitan ng kapayapaan. And verse 5, ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Yung pala, nung matulog siya, di niya alam, Lord, bahala ka na, ako po'y magigising pa, ang daming kaaway. Pero Lord, pinagkakatiwala ko na to sa'yo. Nagulat siya, ma'am, nagising pa siya. Amen po ba? Yun ang sinasabi eh. Ligtas, agad nakatulog, tas ligtas na nagising. Ibig sabihin pala, nung gabi na yon, Lord, kung ako man ay mamamatay, bahala ka. Andiyan po ba kayo? So, karamdaman, pagkatiwala natin yan sa Panginoon, ang Panginoon ang may kakayahan para tulungan tayo sa ating mga kalusugan. Patuloy natin sama sa prayer si Ninang Conching doon sa mga process na gagawin ng Panginoon sa kanya. Alam natin, ang buhay natin ay nasa Panginoon. Protected life ang ipinapangako ng Panginoon sa atin. At kapag ka dumadanas tayo ng mga health problems, financial problems, relational problems, katulad ni David, mag-almusal lang tayo kahit gabi pa yan. Alalahanin natin, manalangin tayo lagi. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Protected life. Number 5, ano pa po ang buhay na pinaparana sa atin kapag tayo nagdepende sa ating mabuting pastol? Ang nakita ko po dyan, hindi lamang excellent life, binibigay din po sa atin protected life and also an honored life. Sabi niya, sabi ni David, he anoints my head with oil. Anointing means you are honored. You are called. Pagka ikaw ay ina-anoint, ang anointing sa Bible, maraming mga ibig sabihin, pero isa sa ibig sabihin niyan, pagka ikaw ay tinawag, ia-anoint ka ng oil. So you are called. And there is also another meaning of oil, anointing of oil. Halimbawa, dumalaw kayo sa isang tahanan at yung host ng bahay na yon ay, kumbaga, gusto kayong i-honor. Ang gagawin po ng lalo na pagmayaman po yung ano yung host, 'di ba? Sa Israel po, sa Middle East, maalikabok, ang ginagawa po utusan yung mga servant, linisin yung paa, hugasan. Pero kapag kamayaman po yung host ng bahay, hindi lang basta hugasan yung paa. Yung host na yon, he will honor you by anointing you with oil. Ang ibig sabihin po kasi ng anointing with oil, you are welcome here. You are accepted here. Amen po ba? At ano sabi ng Biblia? Sabi dito ni David, he anoints my head with oil. At kapag ka tayo po ay ina-anoint ng Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, tinatanggap niya tayo. At bakit po mahalaga itong honored life? Itong pagtanggap sa atin. Dito po kasi mayroong problema talaga ang marami. Yung pagtingin sa kanyang sarili. Sa mundong ito, ito po ang maraming issue. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kapogi, kahit gaano ka-successful, kayaman, pag nakita niya na yung kanyang yung weakness, na para bang
yung ang tingin niya sa sarili, maliit lang siya. Hindi niya maisukat ang kanya sarili sa iba. Kahit tagumpay na siya in his or her path or career na kanyang mayroon siya, pero pag sinukat niya yung kanyang sarili, parang hindi pa niya naabot yung iba, naliliit pa din siya. Kaya ano nangyayari? Parang pakiramdam niya, wala siyang halaga, walang saysay ang kanyang buhay. At minsan, tayong mga mananampalataya, nagiging issue din po ito sa atin. Kaya minsan may mga mananampalataya na ang tingin pa rin sa kanyang sarili ay mababa. Pero mga kapatid sa Panginoon, ito nga po ang pinapakita sa atin. Tandaan niyo po, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo mga ordinaryong tao. We are special before God. Di ba, natatandaan niyo po yung sa talinghaga ng 100 tupa na nawala ang isa? Bakit ko sinabi sa inyo na special? Kasi iniwanan yung isa, iniwanan yung 99 para hanapin yung isa. So para hanapin mo yung isa at pabayaan mo yung 99, that means you are special. Kasi pwede naman sabihin, marami naman yung 99, di bahala na yung mag-isa. Pero hindi. At ganyan ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, binigyan niya ang ating bugtong na anak at ang ating Panginoon iniwanan ang langit para hanapin tayong mga tupa na wala sa kanyang kawan. That's how special each and every one of us before God. Kaya isipin niyo po mga kapatid sa Panginoon, you are special before God. Kung dito sa mundo nakakaranas ka ng discrimination dahil sa estado mo sa buhay, dahil maaaring hindi ka professional at yung nakakasama mo ay professional, o yung kalagayan mo sa kulay mo, mas maputi yung iba, ikaw naman ay maitim. Di ba minsan parang ganon? Parang ang mundong ito ay para lamang sa mga magaganda, para lamang sa mga professional, at pagka ikaw ay parang hindi ka maganda, hindi ka in. Katulad na lang po, pagka nag-apply kayo noon ng trabaho, nakasulat agad, with pleasing personality. Eh di ikaw, kahit na ikaw ay alam mo, lahat ng qualification na sa'yo, maliban nga lang, hindi pleasing yung personality mo, eh di ex ka na agad. Di ba? So discriminated ka na. Kasi yun yung feeling natin sa ating sarili. At ang mundong ito parang ganon. In ka kapag ka ikaw ay, totoo naman, pag mayaman ka, o kaya pogi ka, maganda ka, mayroon kang commanding presence. Samantalang pagka ikaw ay ordinaryo, parang ang dami po paliwanag para pakinggan. Samantalang yung magaganda, yung mga pogi, hindi pa nagsasalita, agree. Parang ganun, ano? Parang bang ang hirap ng mundong ito para sa mga ang tingin sa sarili ay walang kakayahan. Pero itong gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid sa Panginoon, in the kingdom of God, you are special before God. Kasi mahal ka ng Diyos at hindi ka lang basta mahal. In-anoint ka niya ng kanyang langis para sabihin niya sa'yo, you are accepted. You are welcome here in my kingdom. Andiyan po ba kayo? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo binabaliwala ng Diyos. Kung ang mundong ito, hahanapin niyo yung acceptance ng mundo, huwag niyo hong hanapin ang acceptance ng mundo. Ang hanapin niyo po yung acceptance ng Diyos sa inyo. Sapagkat walang itinataboy ang Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon, tinatanggap niya. Amen po ba? Kaya, ano ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito sa atin, tingnan natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng Diyos sa atin. We have an honored life. At ang honored life na ito, hindi kailangan na ikaw ay professional. Hindi kailangan na ikaw ay magaling sa English. Itong honored life na ito, yung sumusunod ka at nakadepende ka sa shepherd, sapat na yun. You have an honored life. Why? Because the Lord anoints you with His oil of acceptance. You are not a nobody in the kingdom of God, but you are somebody before God. Dahil ikaw ay anak niya. Hindi ka servant. Alam niyo yung servant, alipin. Hindi. Tayo po ay anak. Kaya dapat yun yung tingnan natin. Hindi tayo nobody sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi rin po tayo dapat nag-judge sa iba o minamaliit natin ang ating mga kapatid. Hindi.
Bilang magkakapatid, dapat po ay nagagalak tayo sa achievement ng isa't isa. Bakit? Kasi nga po, pinili tayo ng Panginoon. Pinahalagahan tayo ng ating Panginoon. So honor the Lord with the life that God has given you. Kung yung buhay na yan ay honored life, i-honor mo din ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Huwag mo sayangin yung buhay na yan sa bisyo. Hindi na pararangalan ang Diyos na nagbigay ng buhay na yan kapag sinasayang mo lang yan sa bisyo. Kapag ang buhay na yan, sinasayang mo lang sa paggawa, pamumuhay sa kasalanan. Sayang yung buhay na yan. Honor the Lord with your life. At alam niyo po ba, ang buhay na yan, kung gaano tayo ko-honored, di po ba ang angel ay powerful? Amen po ba? Mas powerful po ang angel kesa sa atin. Pero sabi ng Biblia, yung mga powerful angel, tagapaglingkod lang natin. Wow! Hindi po ba kayo nagagalak? Tayo ng mga tao, mas higit po ang angel sa atin, mas makapangyarihan sila. Pero sabi po ng Hebreo chapter 1, verse 14, ano nga ba ang mga anghel kung gayon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas, ang mga tunay na may guardian angel, yung mga believers. Sila ang nagbabantay para sa atin. Mga makapangyarihang lingkod ng Diyos ang nag-iingat at nagbabantay sa atin. Kinumisyon ng Diyos para sa ating pananampalataya. May tagapaglaban, laban sa gawa ng kaaway. That's how honored our life is before the Lord. May tagapagtanggol tayo, ibinigay ng Diyos na mag-iingat sa atin. Mga angels pa. Wow! Nakakatuwa ang Panginoon, ano? Ang magbabantay, ang mag-iingat sa atin, mga makakapangyarihan. Eh, alam naman natin, mas makapangyarihan ng angel over the fallen angels. Kaya anong mangyayari? Panatag ang buhay natin. May Diyos na nag-iingat, may sinugo pang angel na mag-iingat sa atin. Wow! Bakit ka palalayo sa Panginoon? Amen po ba? Ano pa po? Ang binibigay na buhay, uri ng buhay na binibigay ng Panginoon sa atin, nakita ko po, eternal joy. Kaya sabi dito ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days. Hindi niya sinabi, surely goodness and mercy shall follow me today. Tapos bukas, wala na. Or sa susunod na buwan, wala na. Sabi niya, all the days of my life, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Tuloy-tuloy. Ganun ang pangako ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Eternal joy. Yung joy na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang joy na ito hindi lang pang ngayon, hindi lang pang bukas, hindi lang pang isang buwan. Ang joy na ito ay lagi nating taglay. At hindi lang ito pang dito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ang sabi po ng Pahayag chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pansin niyo po, unawain niyo mabuti itong verse na ito. Actually, ito po ay figurative. Kasi sabi dito, at papahirin niya ang kanilang mga luha. So kung may papahirin, hindi may luha pa din. Sa isang banda, parang pag tinignan niyo siya ng literal, parang ganon. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Ibig sabihin, pagdating natin ng langit, iiyak pa ba tayo? Tapos papahirin niya para wala na. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Hindi, sinasabi po dito, this is a figurative figurative phrase na ang ibig sabihin po, yung mga pagluha, they are the things of the past. Pinahid na, wala na. Pagdating sa langit, wala nang sakit, wala nang dalamhati, wala nang hirap. Those are former things. Kung naranasan natin ito dito sa lupa noon, pero meron joy na binibigay sa atin. Pero pagdating doon sa langit, marirealize natin yung eternal joy. Totoo, wala na pala talagang pain, wala nang hirap, wala nang sakit ng kalooban. Dito lang yan sa lupa. Those are former things. Ano yung mga bagay na ngayon, di ba, kahit naglilingkod tayo, meron pa rin naman tayo mga pinagdadaan ng mga problema. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, sa karamdaman. Ngayon na napapagtagumpayan natin kasi somehow may joy na binibigay ang Lord sa atin.
Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, pagdating daw sa langit, wala na yon. Hindi mo na iisipin yung problema mo sa asawa mo kung hindi man siya mananampalataya. Pagdating doon sa langit, those are things in the past. Hindi ka na mag-aalala, Lord, kawawa naman yung asawa ko. Wag na. Ako na bahala doon. Diyan ka lang sa langit. Isipin mo, hindi na yan ang poproblemahin mo. Enjoy my presence. Kasi kung ang ating isipan ay connected pa sa lupa, edi kawawa naman tayo. At ang Panginoon, lalong mag-aalala, anong maaaring mga anak? Kaya tinapos na yan ang Panginoon. Wala na tayong dahilan para mag-aalala pa sa mga bagay dito sa lupa pag tayo'y nandun na sa langit. Sa langit, wala na pong sleepless nights. Di ba minsan, pag maraming problema, nakakaranas tayo ng mga sleepless nights. Yung may utang sa akin, kailan kaya yung magbabayad? Ang tagal-tagal na. Isip tayo, ngayon pa naman, pangangailangan ako. O kaya, itong kapatid ko na ito, kailan ko kaya siya, kailan kaya kami magbabati? Dadating ng Panginoon, hindi pa kami nagkakabati. So, minsan, ito, dala-dala natin sa ating puso habang nandito sa lupa. Pero pagdating doon sa langit, kung ano man yung mga problemang naiwanan nyo dito, wala na po yun doon sa langit. Buhay na nakadepende sa Panginoon ay buhay na puno ng rest. Rest. Kaya sabi po ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. At ang ibig sabihin po ng to dwell in the house of the Lord is worship. Worship simply means rest. Kaya kapag tayo, katulad nito, nandito po tayo sa tahanan ng Diyos at tayo sumasamba, anong ginagawa natin? Bino-worship natin ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon, bakit niya create ang Sabbath? For rest. Kaya kung tayo man ay nagpapahinga, ang purpose nun ay para sambahin natin ang Diyos. Rest. Para sa atin po ang rest. At minsan, yung mga taong hindi nagdidepende sa Panginoon bilang kanilang mabuting pastol, hindi makapagpahinga. Kaya wala sa piling ng Panginoon, kaya hindi makaranas ng rest. Kasi hindi nagpapahinga eh. Bakit? Kasi may problema, may mga pangangailangan, kung ano-ano mga ginagawa sa pangangailangan. E samantalang si David, nakita niya, I will dwell in the house of the Lord forever. Ang decision niya, sa presensya siya lagi ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa presensya ng Panginoon, doon niya nararanasan ang kapahingahan. Yung mga suliranin, binibigyan siya ng karunungan ng Panginoon, pinalalakas siya, at sinasamba niya ang Panginoon. Kaya worship, mga kapatid sa Panginoon, yung ating ginagawang pagsamba, ang unang-unang, ito hindi para sa Panginoon, ito'y para sa atin. Ang worship, idinesign ng Panginoon, ang Sabbath, dinesign ng Panginoon for our rest. At para ma-enjoy mo ang rest, you have to worship God. Kaya merong gawain ng samba. Merong gawain ng pagsamba. At kapag ka sinasamba mo ang Diyos, you're actually having your rest in God. Pinupuno ka ng Panginoon, pinalalakas ka ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit yung iba sa inyo, pagka hindi kayo nakakasamba, parang kulang ang aking nadarama. Totoo po. Kasi sanay ka na eh, na nakakapahinga sa Panginoon. Pag hindi ka nakakapahinga, parang pagod ka, may hinahanap ka. Why? Because in the presence of God, you find rest. Yan ang binibigay sa atin ng ating mabuting pastol. Amen po ba? And lastly, binibigay po sa atin ng mabuting pastol, kapag ka nagdepende tayo, idinepende natin yung ating buhay sa Kanya, we experience His divine presence, yung Kanyang pangako. Sasamahan niya po tayo. Sabi niya sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at ang pamalo ang siyang sa aking umaagapay. Ito yung patotoo ni David. Bakit siya hindi takot sa kanyang para sa kanyang buhay, hindi siya takot sa kanyang sa mga circumstances, difficult circumstances ng kanyang buhay? Ang patotoo niya, kasama niya lagi ang Panginoon. Kahit na lumakad ako, kahit na ang susuungin ko ay kamatayan, basta kasama kita Panginoon, hindi po ako matatakot. Amen po ba?
kung alam natin na kasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat matakot. Kasi pinangako ng Panginoon, He will be with us and He will never leave us nor forsake us. Hindi angel ang magpo-protect sa atin. Bagamat isinusugo ng Diyos ang mga angel, pero actually, sabi ng Bible, it is God who protects us. At ang pangako ng Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng suliranin. So yung karagatan daw, yan pala ay suliranin, sabi dito. Kung dadaan ka man sa karagatan na napakalawak, yung suliranin na yan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng suliranin. Doon, dumaan ka man sa apoy, di ka rin maano. Ano naman daw yung apoy na yan? Yan naman daw yung mabibigat na pagsubok. Bakit? Again, kasama natin ang ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, sa pagtatapos po na ito, kaya tayo tupa, kasi kailangan nating makita na ang ating buhay dapat nakadepende sa mabuting pastol. Kaya tayo tupa, kailangan po natin ang pastol sa ating buhay. At ang maganda, when we choose to depend our lives to our great shepherd, ang resulta po ng buhay na binibigay niya sa atin, ng ating great shepherd, number one is, tingnan nga po natin, sufficient life, healing, restoration, wholeness, excellent life, protected life, honored life, eternal joy, rest, and even He promised His divine presence for all of us. Amen? Yan ang pangako ng ating shepherd. Hihiwalay ka pa ba sa ating shepherd? Mahahanap mo pa ba ang buhay na yan sa ibang pastol? Tanging ang dakilang pastol lamang. Ating dakilang pastol na nangako na kapag ka itiniwala natin ang ating buhay sa Kanya, maging yung Kanyang buhay, ibibigay niya para sa atin, tayo na Kanyang mga tupa. Amen? Ang hinahanap naman ng pasto, ng ating dakilang pastol, let's just depend on Him, our shepherd. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.